Hey guys, good morning. Meron tayong quick na ano, na bike mechanic day today. Okay? Meron tayong ano, bagong item and it's actually somehow ano eh, parang upgrade din sa bike. So I think ito na yung pinakahuling upgrade na gagawin ko sa bike. Ilang beses ko na ba sinabi? Sorry. So dito kasi sa bike natin. Okay, pakita natin. So yung group set nitong bike natin. Of course, Dura-Ace 'yan, 'di ba? Okay, Dura-Ace yung crank, yung mga derailleur niya, front at rear derailleur, 'di ba? Then yung STI, of course. Dura-Ace 'yan. Pero ang natitira na lang na hindi Dura-Ace dito, itong yan, so yung ano, yung brake caliper, okay? So ito na lang yung nakita. So ano na naman pinagagawa natin? Okay. So meron tayong bagong item. Okay? So ito na yung kukumpleto para maging full na Dura-Ace yung ating ano, group set sa bike. Ito na yung item. Yun. Okay? So ito na yung ano, yung brake caliper natin. Teka. Hirap hawakan. Ngayon ko lang naalaman na yung brake caliper pala. Magkahiwalay pala to. Okay. So, ganito pala itsura niya. Yan. So, ito. And ito. Ito yung nasa ilalim. Then, nakapatong. Yan. Ganyan pala. So, ganyan magiging itsura niya. Okay. So, ang gawin natin, timbangin niya muna natin to. Hindi, mamaya na pala. So ang gagawin muna natin ngayon ay since naka-ready na to, ikakasa na lang natin. Baklasin muna natin yung Ultegra na caliper, okay? Pasensya na, medyo hindi na ako nag-makeup. Hindi na ako nag-ayos ng mukha kasi katatapos lang ng ano natin. Medyo nag-konting ano tayo, exercise this morning, okay? Konting stretching. Okay, so first time ko actually magkakabit nitong gantong klase ng caliper. So itong by the way, yung caliper na to is ano, direct mount siya na caliper. So medyo mahirap kasi humanap ng ano, ng direct mount na caliper. Kaya nung may nag-offer sa akin, actually si Lawrence. Shout out kay Lawrence. So siya yung nag-offer nitong caliper na to. I-vlog natin yung pares natin. Okay naman yung price deal natin dalawa, kaya gintrab na natin. Okay, hindi naman siya ganun ka mahal compared dun sa ano. So sakto lang yung presyo niya. Okay. So, direct mount to. So, hindi to yung mga single pivot. So, meaning, dalawang screw yung nakamount sa fork. Okay? So, ano advantage nun? Mas malakas yung braking power. Okay? Compared dun sa single pivot na caliper. Ang dami natin tanggalin na nga natin to. So, meron lang tayong tatlong screw tingin ko na kailangan tanggalin. Ito, kailangan natin luwagan to para matanggal yung cable. And then, yung dalawang screw dito, yung directly nakamount dito sa fork, ito and ito. Okay, tanggalin natin yan. So unahin natin to. Okay, medyo na underestimate yung pagtanggal. Akala ko madali na, medyo mahirap pala kasi yung spring niya nakakabit. So hindi, ang hirap tanggalin. Tapos meron pang ano dito, yung end plug na cover. So sumasabit. So kailangan ko rin tanggalin muna yun. So medyo mabusisi rin ng konti yung pagtanggal sa kanya. Nabaklas na natin yung front na ano, na caliper. So medyo mahirap din palang kalasin pag di mo kabisado. Actually hanggang ngayon hindi ko pa natatanggal yung spring. So kailangan ko tanggalin. Anyway, bago natin gawin yun, magkaroon muna tayo ng weight na comparison. Okay? So ito yung Dura-Ace na caliper. Timbangin natin. Ay, hindi, ito muna. So, ito yung Ultegra na R8000 caliper. 175 grams. Okay? Ngayon, dito na tayo sa exciting part. So, yung Dura-Ace, timbangin natin. So, 175 yung Ultegra, diba? Okay. O, 146.8 grams. So around 30 grams lighter siya. So ibig sabihin, gagaan pala yung bike ko na ano, since dalawa to, gagaan siya ng mga 60 grams. So by the way, yung stock na brake pad nito ay ano,
pang aluminum na brake pad. So ang gagawin natin, ililipat muna natin yung ano, yung pang carbon na brake pad from dito sa Ultegra. Lilipat muna natin doon sa Dura-Ace, okay? Actually, ang nakikita kong challenge dito, itong spring. Ito, kung paano ko siya maikakabit later, okay? Pero syempre, gawa lang naman ng tao to. So, dapat maikabit natin to. Kinalas ko muna yung gulong para hindi tayo mahirapang magkabit. Okay? Tapos, ito pala, nilagyan ko ng konting grasa yung mga ano, butas, yung mga paglalagyan natin ng ano, ng screw. Para di siya kalawangin. Okay. So, naikabit na natin to. Ayan. Ngayon, yung spring, ito pa. Di pa natin naikakabit doon. So, ngayon, di ko alam kung paano. Ayan, yung maliit na yan. Yun, doon natin siya ikakabit. So, let's see kung paano. So, medyo ano, mahirap ikabit yung spring. Dito ko nagcha-challenge. Ayan. So, naikabit ko na. Ang next step ay isakto ko siya doon ng hindi nagagasgas. So ang ginawa ko, inuna ko muna ikabit tong left sa harap ko ito. Then ikinabit ko yung spring. Tapos tsaka ako minauntong nasa kabilang side. So mas mahirap pala siya sa inaakala ko. Akala ko madali lang. Okay, hindi ko muna sinagad ng higpit kanina. Ngayon ko na lang siya higpitan. So ito, medyo mahirap din siya ikabit ah. Kasi meron itong ano, may rubber sa loob, may sumasalo dito. So, mas fit yun. Kailangan ay naisang preno din. Yun. So, kung makapansin nyo, tumatama yung brake pad sa goma, sa tire. Diba? So, may space pa dito, ibababa natin. Kaya pala, ano? Kaya pala tumatama dito sa ilalim. Okay, i-adjust natin ng konti. Okay. So, napansin nyo, ito ha, pag binrake ko, medyo gumagalaw yung gulong, diba? Pag binrake. So, meaning, yung caliper natin, hindi nakagitna. So, mas dikit itong left side kumpara dito sa right side. So, paano natin gagawin yon? Ito, kailangan natin i-adjust tong screw. So, i-move natin counterclockwise. Tingnan natin kung nag-adjust. Yun. So, halos wala na oh. Halos wala nang galaw yung ano. Gulong, meaning nakagitna na. So, yun yung gamit nitong ano to. Yung screw dito. Pang-adjustment dyan para maigitna mo yung caliper. Importante yan kasi para pantay yung ano, para sabay yung pagtama nito, itong left na brake pad tsaka yung right na brake pad, kailangan sabay silang tatama sa rim para mas maganda yung braking, mas efficient yung braking. And isa pa, sabay na mapupudpud yung ano mo, yung brake pad. So pansinin niyo yung mga goma nyo, kung hindi pantay yung brake pad, kung hindi pantay yung pagkakaubos ng brake pad, malamang hindi kasi hindi naka-align ng tama yung caliper. Okay. Tapos na tayo dun sa ano, front na caliper. Dito naman tayo sa ano, yung rear na caliper. Yan. So, looks like kailangan ko talagang tanggalin yung gulong para medyo madalian ako sa pagtanggal sa kanya. Kaya, tinanggal ko muna yung gulong. Medyo nakuha ko na yung technique kung paano siya tanggalin tsaka paano install. So, tingnan natin, i-apply natin dito sa rear na caliper. So, naikabit na natin yung ano, rear. Pero, hindi pa siya naka sakto. Kasi tignan nyo, ang luwag nung ano, brake pad. Ang layo niya sa rim. So, ayusin pa natin yan. So, dito lang natin i-adjust yan. Hatakin pa natin tong cable. And then, ulitin natin yung ginawa natin kanina. Yung pinaline natin, sinenter natin. So, meron din siyang screw dito. So, dyan natin i-adjust later. Nakapagod din. So, ano, shoutout ulit kay, ano, kay Lawrence. So, sa kanya ko binili to. Actually, nung nag-check siya nung una, kinukumusta lang niya kung Ultegra pa rin ba yung gamit ko na caliper. And then, tinanong yata niya kung ano yung gamit ko na caliper. And then, hindi ko naman natunugan na magbebenta pala siya ng Dura-Ace. Para ako nabudol eh. Nasa plano ko na rin naman talaga na ano, na lagyan ng Dura-Ace to. Pero, hindi ko akalain ngayon darating yung panahon na yan. Alam yata si Lawrence, nabudol ako.
So ang napansin kong isa, yung brake pad ko dito sa likod. So manipis na. Sayang eh, kasi nagpabili ako ng brake pad kay Matt. Sayang, hindi ko pa nadala. So next week ko na lang ilalagay yung bagong brake pad dito. Sa ngayon, pagtsatsagaan ko muna para may magamit ako. Yun, so yung nabanggit ko kanina, itong brake pad, sobrang layo yung sa rim. So ang gagawin natin, pipindutin natin siya. Then ito, luluwagan muna natin. Ito. Yan. Okay, so lumapit na siya. So ganito muna. So tansyahan moment muna itong gagawin natin. Yan. So ganyan kalapit. Now, ang next natin i-align ito naman. So luluwagan natin dito. Tsaka yung kabila. So ngayon, ang technique dyan para lumapat, ipe-break mo siya. Yan, para lumapat. Then ganun ulit, i-align natin. Then higit. So ayan, medyo nag-improve. Medyo dumikit na. Okay. Meron pa pala nito. Ilock pa pala natin to. Ngayon, babalik tayo dun sa procedure na ginawa natin sa front. Ibe-break natin. Titingnan natin kung hindi nakagitna. Kung gumagalaw yung goma. Yan. So, so ito masyadong malapit. Masyadong malapit siya. So i-adjust pa natin yung cable kasi based dito sa feel ko dito sa caliper, masyado malapit to. So baka masakit sa kamay. So i-adjust pa natin tong cable. Kaya hatakin pa natin. So again, ang observation ko dito, hindi nakagitna yung caliper. So pansin niyo yung kanan, yung gulong, nagmumove pakaliwa, di ba? So i-adjust natin ulit. I-adjust natin dito. Okay. So hindi na gumagalaw, di ba? So meaning nakagitna na yung caliper natin. So I think okay na tayo. Natapos na natin yung installation. So andito na yung dalawang ano, caliper. Ito. So ito. Yan yung ultegra natin. Tapos naikabit na natin yung dalawang durays. Dito. Yan. So I think okay na yung pagkakakabit ko. Sana. Na ito yung front. Okay, actually, sa personal assessment ko lang dito sa nakita ko, ano ba yung main difference nitong Durace tsaka Ultegra? Parang hindi ganun ka-significant actually yung anong difference. Ang nakita ko lang na difference nila, yung sa weight. Diba, mas magaan ang in total dun sa dalawa, mga 60 grams yung difference sa weight. Mas magaan of course yung Durace kasi magkaibang material yan, diba? Pero in terms dun sa mga design, yung sa design, design-wise, parang hindi sila nagkakalayo actually. Parang pareho lang. Tingin ko pati yung spring na ginamit is ano lang, pareho lang din eh. Then yung mga bolt, generally pareho lang design wise. So magkaiba lang talaga ng material. Tingnan, makikita mo naman, ibang kulay yung ginamit dito sa Ultegra. Matte gray. Then doon, black. Generally, I think almost kapag Ultegra yung binili mo, panalo ka na doon. Okay, yun yung maiko-comment ko. Based sa nakita ko, yun sa impression ko. Kung gusto, kung ikaw nga lang ay weight weenie, so mas gusto mo yung mas magaan, go for Durace kung extra budget ka. Kasi syempre, mas magaan yun, okay? Pero yun, 60 grams. Parang pareho lang naman yun. Di na ganong maramdam yun, tingin mo. So, I'm very, very happy for this. Okay? So, Durace yung ating STI. Yun nga, yung caliper natin. Ang kinis sa walang gasgas. Then yung yan, caliper. Then, of course, yung ano natin, yung ating crank set. Durace yan. And then, yung ating front derailleur, DI2 na Durace. And yung ating RD. Okay, DI2 na Durace. Oh, ito pala. So, yung ating cassette, Ultegra pa yan. So, hindi pa yung naka-Durace. Ang issue ko naman sa Durace na cassette ay masyadong mahal. So, imagine itong cassette ng Ultegra, parang 6,000 nung nabili ko. Yung Durace na cassette, parang nasa 15,000.
So I just think na hindi ganun ka practical bilhin eh. So si pero siguro ano, difference niya sa timbang. So yun siguro yung malaking edge niya kasi may part doon na magaan talaga sa Dura-Ace. So siguro later, pwede nating i-upgrade pa doon pagka nakaluwag-luwag tayo. Pero sa ngayon, hindi ko pa nakikita yung ano, importance para palitan ko siya ng cogs. Unless mag-chat na naman doon si Lawrence, may bago na namang budol na offer na gagawin sa akin. Walang joke. So yun, may natira pa pala. Mali yung sinabi ko kanina na straight na ano na siya, na Dura-Ace. So natira pa yung ano, Ultegra. Okay? Pero tsaka na natin i-upgrade yan. Wala na akong pera para dyan. Ito yung first time natin gamitin yung ano, itong bagong Dura-Ace na caliper. Ang unang napansin ko, parang mas malambot i-brake ngayon yung ano, STI. Ang ganda ng response. Although hindi naman ganun kalaki actually yung difference compared sa Ultegra. Kasi yung Ultegra, yung Ultegra na caliper, itutusin, masaya na ako nung kasi malambot yung braking niya. Hindi siya masakit sa kamay. Yung nga lang dito, parang napansin ko, parang mas ano siya, mas mag-aanting dutin. Okay. Other than that, parang wala na ako masyadong ma-comment. Aside siguro dun sa looks. Yung look niya, syempre. Since glossy black siya. Mas tumerno siya dito sa frame natin na glossy rin. So, mas ano, mas maganda tingnan para sa akin. Syempre, na black siya tsaka glossy. So, ngayon, kung tatanungin niyo ako kung worth it ba yung upgrade na to. In terms of performance, I think hindi naman nagkakalayo kasi gaya nga nung nabanggit ko yung braking power. Napansin ko parang pareho lang naman eh. Although may slight na ano, medyo mas malambot ng konti itong sa Dura-Ace ng caliper. Hindi ko alam kung in the long run or sa long ride kung ano effect niya. Baka mas okay. In terms of looks, para sa akin masaya ako sa naging bagong looks itong bike natin nung nailagay itong ano, yung Dura-Ace na caliper. So yun ang importante, maging masaya tayo sa mga pinagagawa natin sa buhay. So yun lang siguro yung ating ano, quick na review ng Dura-Ace na caliper. Hopefully may napulot kayong bagong kaalaman. Thanks for watching. See you again next week. Bye-bye!